Sulong Sambales. Arangkada Sambaleño. Thank you, Kawili. At ngayon, pag-uusapan naman natin tungkol sa infrastructure. Alam mo, kung bumabiyahe ka galing na Maynila, pagka ano yan, magigising ka, akala mo nakarating ka na sa pupuntahan mo. Mm-hmm. Kasi dire-diretso, walang lubak, walang ano. Nasa Zambales ka na. Yan. At alam mo, Gob, kaya ako na in love sa Zambales at nabingwit ako ng Zambaleña. Dahil natutulog ako, nagda-drive. Pagising ko, nasa San Marcelino na ako. Hospital. Hindi, walang rap road eh. Akala. Talaga sa'yo. Kasi nandun yan. Okay, tamang ang galing mo talaga mag-punchline, Gob. Pero eto, seryoso na tayo. Gusto ko ipapaalam mo sa ating mga kababayan. Ano na ba yung ating farm to market road na naipakonstruct na natin dito sa kabuuan ng Zambales? Ganito yung kawilin. No? Yung farm to market roads ay... Actually, pinagtutulungan natin to ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform. Kaya, ang nangyayari, tayong pumipili kung ano yung mga gagawin. Doon sa Santa Cruz, ano po yan? Yun yung ano, meron tayo yung mga, ano, yung mga repair karamihan. At siguro, isama ko na rin, binutas natin yung Santa Cruz mga Tarim Road. Na ito yung 54 kilometers road net na sinimulan pa natin nung tayo nasa public works. Eh ano po yung sinasabing slope protection? Slope protection yun yung kwan eh. Yung pagka, di ba, pagka dinadaanan ng tubig, pag lumalaki na i-road. So kailangan lagyan mo ng lining yun. Ayun, nagawa nyo yun doon sa loob buong barangay road. Ginawa yan sa may Butolan. Desilted na ginawa naman. Yung sa mga desilting kasi, ginawa natin yan sa subik. Kasi kung natatandaan mo, pagka bagyo ay lumulubog yung subik. Pero sa subik, sabi ko nga, kaya nagkaroon ng committee ngayon, technical working group na headed by Engineer Mariano, para tingnan kung ano talaga yung problema. So, meron tayong dinisil dyan, pero alam nyo, yung disilting is only a palliative measure. Kailangan tingnan natin kung ano talaga yung daanan ng tubig at doon natin i-concentrate. Sa akin, meron din daw slope protection doon along Kawang. Saan yung Kawang? Kawang Balaybay Road. Yun kwan yun kasi. Dinadaanan yan yung kalsada na dinadaanan papuntang Hanjin. At meron yung ano diyan na dinadaanan Castillejos? From Castillejos going towards yung Redondo Peninsula. Yung sa upgrading naman do sa Paite. Nangyari yan nung bago dumating yung baha ng 2011. Apo. Yung ilog at saka hindi kayo magkapantay na. Nilagyan natin dalawang layer na gabion, na meron, gabion na ang kwan ay yung cement-treated sandbag. Kaya naglagay tayo ng 1.5, tamang-tama, nung bumagyo, malakas ang ulan, umakyat ng 1.5 meters, meron pa tayong ano. Kung hindi, naubos yung San Felipe. So, yan yung DK1 and DK2 sa San Felipe, no? Tapos yung ito naman, dito sa yung ibang ginagawa natin, humingi ng tulong kasi yung 24 Tybee. So, ginawa natin ang paraan. Ito yung sa Army Camp. Liban doon sa asphalting, mayroon nagpagawa din tayo ng deep well nila. Na kung saan, yung mga kapitbahay nila, ay nakikiigib din ng mainom. Eh yung balancing bridge. Palingkanding. Ayun. Yun yung kwan. Yung sa ano yan. Ito yan eh. Yung... Dito sa Palawig. Yung nag-uugnay doon sa isang malayong sitio na kung saan nakatira yung mga katutubo. Meron pala dito yung lugar na Tubo-Tubo North. Tubo-Tubo North, Tubo-Tubo South. At ito yung dinadaanan ng tubig na nanggagaling sa Akuhe. At kailangan talaga maayos dahil nag-i-erode yung barangay niya. Yung pinag-uusapan po namin ni Gobe, yung mga napapagawa ng dike, kalsada, asphalting, slope, at marami pang iba. Pero Gobe, meron pa tayo na iwan dyan eh. Sabi nila, meron din daw improvement ng dyan sa may Candelaria. Kanyan, meron ang ginawa dyan nung sinabakan sa may Bayante. Pinaayos natin yan. At nakasama na rin yung mga ibang ano.
Karamihan tong mga nababanggit natin ngayon, yung mga kumpa, ginawa natin ng 2010 to 2012. Mm-hmm. At marami na rin mga, ano, mga nakasalang, mm-hmm. meron tayong mga ginagawa. At gumawa na rin tayo ng mga, yung mga covered court. Conforming pero hindi, ito, Gob, kasi sabi mo eh, pag tourism, sports. Mm-hmm. Yung sa sports tourism natin, ang alam ko eh, inayos mo rin yung sports center. Pakikwento mo naman yan, partner. Gano'n kasi, ganito yan. Nung pumunta sa akin yung DepEd, sabi nila, sir, tatlong taon na nating hindi kinukuha yung pag-hosting ng ano ng Clara, yung Central Luzon Regional Athletic Association. Ay sabi ko nakakaya, so kailangan maipaayos. Pagpapayos mo, naging rubberized daw yung ano? Sa Central Luzon, tayo lang meron ng rubberized. Liban doon, isinama na rin natin yung mga covered court ng mga neighboring barangays para kung sakaling may overflow, doon natin ginagawa. Ano? Pero ang importante, naalalayan mo yung mga mag-aaral natin. Sabi, marami ka daw ni-repair na paaralan. Ha? Katulad nung meron kang pinagawang classroom na 8. Saan mo ba yung national school na yan? Yung high school, yung sabi national high school, yun dito sa iba. Kasi nung pinagawa ko yung oval, meron yung mga dilapidated na classrooms doon. Mm-hmm. Pinasabi ko sa kanila, palitan ko na lang. So gumawa tayo ng 8 classroom building. Mm-hmm. Pero ang ginagawa natin ngayon na ano, yung gusto nating lagyan lahat ng 13 munisipyo o bayan ng tinatawag nating yung e-building na 2 floors, 10 building, mayroong 4 na comfort room, etc. At yan ay sinimulan na natin ngayon. Kasi inumpisa na namin yung dalawa, sa isa sa Sinabakan, isa sa... Sa San Felipe, Gob. Sa San Marcelino. Oh, sa Gob, doon sa San Felipe, mayroon ka 16 na classroom din na natapos na. Kami nagbayad, kami nagtapos. Ayun. Mabuti na rin, alam natin yun. Ano? Nakapagpagawa din tayo ng assessment center and training center na tinulungan nyo yung test the office. Oh, yun yung dumating si, ano, si Secretary Villanueva. Apo, magkasama tayo nun. At meron din sa kayong pinagawa sa Red Cross na hiningi nila na tulong. Meron yung kwan, dahil without them asking, nagbigay tayo ng kwan, dahil dilapidated yung building nila, nagbigay tayo ng 5 million. Tapos nung nalaman ni Dick Gordon, ay nagbigay din siya ng 5. So, pumasok tayo sa second floor. But there is still a need to construct the third floor. Yan. At so, sa improvement po ng drilling and dyan sa... Sa Balingkaging. Ito yung unang-una namin ginawa. Mm-hmm. Yung sa Balingkaging kasi, no? Meron dyan yung bago election ng 2010 pa. Mm-hmm. Meron yung silang water system na nasira yung tubo nung pinatubo. It's about mga 1,000 meters mahigit ang layo eh. Ano na, kasama dyan yung Umaya, Balingkaging, Magpaiti, magkakasama yun. Pansamantala lamang po na kami magpapaala muna ni Governor Gob. Hanggang sa susunod na Lunes po, ito po si Governor Hermogenes Sibdani Jr. dito sa Sulong Sambales! Arangkada! Sambaleño! This portion is brought to you by Walter Sugar-Free Wheat Bread, the first and only bread tested to be zero in sugar, low-calorie, cholesterol-free, with high amount of vitamins and fiber, tastes so good even without sugar. Dakal pong salamat! Damo na salamat! Pagsuportuhan! Agyamana, punay! Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo.